is in the air. Feel the passion and let music awaken your feelings. Harana on the wish list. Wish 107.5, how are y'all doing, wishers? Another Harana session is now underway, and let's cut right to the chase as we introduce to you our participant for the day. We got here Mina on the other line. Mina, welcome to the show. Hello. Hello po. Hi, welcome dito sa ating Harana session. Sino bang haranahin natin today? Gusto ko pong harana po today yung friend ko po, si Margie. Alright, and sa dinami-dami ng kaibigan mo, bakit si Margie yung naisip mong isa lang dito sa episode natin? Ayun po, kasi po, yun po, lately po kasi, ayun na, pag nagkakausap po kami, nagkakamustahan, ano po eh, ayun, parang nasa-sense ko po na isang po parang may mga problema siya, tapos, and then po, yun, may work din, maraming workload. Yun po, kaya parang gusto ko po siyang haranahin para mapalakas din yung loob niya. Ayun po. All right, that's very sweet of you, no? So you would like to cheer up your one of your best buddies right here. I think ready na rin siya sa kabilang linya. Tama ba yung dinig ko sa pangalan niya, Margie? Yes po. Okay, Margie is on the other line now. Margie, welcome to the show. Hello po. Hi, how are you feeling na ikaw yung napili nitong si Mina para haranahin? Nagpapasalamat po ako dahil sa pagkakaroon ng isang kaibigan na alam kong malalapitan, at naniniwala ako na kahit di man ako magsalita, di ko man lahat sabihin, ay bilang kaibigan na nakakapansin, na nakikiramdam, ay nalalaman niya yung mga bagay na hindi ko na lahat ay nasasabi, nasisense niya na kung ako man ay nahihirapan, kung ako man ay nai-stress. Kaya nagpapasalamat po ako kay Ate Mina bilang isang nakatatandang kapatid, nakatatandang kaibigan. Kahit pa hindi naman kami nagkakalayo ng age gap, pero nagkakasundo kami sa maraming bagay. Minsan sa kalokohan, minsan sa mga problema, nagkakapareho kami. At kaya naman sa oras na ito ay nagpapasalamat ako na ako yung naalala niya, naharanahin, at mapalakas ang kalooban. Amen, amen to that. Pero parang sobrang accurate nga, no, nung sinabi mo na kahit wala kang i-share sa kanya, katulad nga nung sinabi niya from the get-go dito sa ating interview today, parang nasisense daw niya eh, na meron kang pinagdadaanan. Pwede mo bang i-share sa amin kahit yung gist lang, or in its general sense, ano ba yung nagpapahirap sa kalooban mo ngayon? Sa ngayon kasi, medyo nadagdagan ng trabaho. Although, para sa akin, hindi lang ito basta trabaho, ito ay isang vocation. Ito ay napaka-importanteng bagay na matagal kong pinangarap. Talagang gusto siya ng kalooban ko noon pa man. Pero ngayon siya natupad. Yun nga po, gustong-gusto ko ang trabaho ito, pero hindi madali. Natutuwa lang ang kalooban ko kasi for the longest time, ngayon ay natupad siya. Right. Can you share with us kung anong vocation ba ito pinag-usapan natin? Pangarap ko kasi talaga nung bata pa ako, yung makapagturo, maging isang teacher ba? Okay. Pero doon na lang ako sa isang kurso na hindi pumasok sa isip ko, ni hindi ko alam na mayroong ganong kurso. Pero yun din pala yung maglilid sa akin para maabot ko yung pangarap ko. Okay, what course are you currently taking up? Actually, graduate na po ako ng
social work degree. Mm-hmm. Sa ngayon ay pinapractice ko siya for 2 years bilang isang social worker. Tapos, sa dahil sa awa ng Diyos, di naman karapat-dapat, pero yung hiling ko noon, natupad ngayon yung makapagturo. Nice, congratulations. So technically, ang parang nagbabother sa iyo somehow is yung mga challenges, no, in line with teaching. And it's very, very sweet na itong kaibigan mo na si Mina nararamdaman yung struggles mo, right? So para mas mapagaan yung loob mo, let's look back doon sa start ng friendship ninyong dalawa, itong si Mina. So Mina, kwento mo naman sa amin, paano kayo nagkakilala and paano kayo naging close? Ano po, mula po nung nagkasama kami sa work. Ayun po, at first, nasusungitan talaga ako sa kanya kasi pagka-strict siya. And then, ako, baligtad, clingy, joker, ganun. Kaya nung una, parang hindi kami magtagpo, ganyan. Parang minsan, yun, parang naiinis, ganyan, parang ano ba yan, ang OA, ganun. Pero, ayun, lumipas yung maraming taon, ilang taon na nagkasama kami, ayun, na-appreciate ko siya buong-buo. Ayun po. Right, that's very interesting, no? Yung mga magbe-best friends talaga, nagsisimula yan sa konting inisan din, eh, no? Or hindi pagkakaintindihan, but yun naman yung nagpapa-strong sa friendship ninyo. So, let's cut to the chase and sabihin muna sa amin kung ano yung gusto mong ibahagi or lalim na ibahagi. Wow! But anyway, yung gusto mong i-dedicate na Harana song para sa kaibigan mong si Margie, and bakit ito rin yung napili mo? Go ahead. Ayun po. Ang napili ko pong kanta para po sa kanya yung Alam Niya by The Ones. Kasi yung maganda po kasi yung sinasabi ng lyrics, tsaka ano po siya tawag dito. Nakakalakas talaga ng kalooban. Kahit ako pag lagi ko rin pinapakinggan yun sa Wish sa YouTube. Ayun po. Kaya naisip ko, sabi ko, ito na lang yung iha-harana ko kay Ate March. Alright, well, there you have it. Of course, pagbibigyan natin yung request mo. Pero in the meantime, while we are loading the song, ano ba yung words of encouragement mo para kay Margie? Talk to her directly. Take it away. Ate March! Hello! Ano ba yun? Naiiyak ako! Char! Ayun, lakasan mo lang yung loob mo. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, mga challenges sa buhay, mga pag-a-adjust. Ayan, kaya natin yan, kaya mo yan, strong ka, di ba? Tsaka ayun, manatili lang tayo sa yun, kumbaga ano man yung marating natin sa buhay. Lagi lang tayong maging humble. Ayun. Saka, ayun, hindi ko naman sabi, naiyak na ako eh. Alright, there you have it. After niyang sabihin na hindi niya naman sabi dahil naiyak na siya, tumawa siya. So, anyway, sige, we're gonna let this song actually, say it all. Para ma-encourage nga itong kaibigan mo na si Margie. Para sa ito, here's The Ones with Alam Niya. Only here on Wish 107.5. Standard line, ladies. Sa puso. Wish 107.5, a track entitled Alam Niya, penned by our very own Kuya Daniel Razon, interpreted by The Ones. And we got the best friends still with us on the other line. Mina and Margie, welcome back to the show. Hello po. Hello po. Hi. So Margie, ano yung nararamdaman mo ngayon after hearing that song? Na-uplift ka ba nung message ng kanta? Opo. Nag-aanan po yung kalooban ko na marinig ko yung i-dedicate niyang awit. At
kanina nga eh, ano na ako, yung talagang lupay-pay ako, nangihina na ako, pero bumalik yung ngiti, yung sigla, yung lakas, na marinig yung awit na talagang nakaka-relate naman po. Amen to that. And once again, massive props to your best friend, si Mina. Now, I think because of what she did to you and for you on today's episode, parang tama lang din na ibalik natin sa kanya yung favor. Diba? So, ikaw naman, ano yung gusto mong harana song request for her? Gusto ko pong i-dedicate sa kanya yung inawit po ni Eric Santos na Sigaw ng Puso. Right, I think official entry to no sa A Song of Praise Music Festival, another song about worshiping God. So bakit yun yung napili mong kanta? Nararamdaman mo din ba na may pinagdadaanan siya? Opo. Naniniwala ako na kahit may mga bagay na din siya sinasabi, lalo na dahil busy, minsan hindi na kami nag-uusap kahit pa madalas ay nagkikita kami. Pero mararamdaman mo yung stress, yung bigat kapag may mga iniisip din siya. I see. Well, thank you so much for actually, you know, dedicating that track para sa best friend mo. And bago natin yung patutugin, kausapin mo rin siya directly and let her know everything there is you want to tell her. Go ahead. Hello, Ate Mina. Nagpapasalamat ako na napili mo ako ang alaya ng awit para ma-uplift yung spirit ko, mapalakas ang kalooban ko. Though sabi ko nga sa iyo before, never ko na experience ang ganito na panahin na para bang heart to heart kausapin ng isang kaibigan. Kasi feeling ko ang dating ko sa mga tinuturing kong kaibigan ay strong ako, kaya parang wala sa aking nagsasabi na kaya mo yan, may problema mo, nandito ako, kung nabibigatan ka, magsabi ka, nandito lang ako para makinig. Ang laking bagay na malaman na may kasama ka, higit pa sa kapatid, may kaibigan ka na nandyan, nakikisimpat siya. Walang bagay, walang material na ibinibigay. Pero yung merong tenga na nakikinig sa mga sinasabi mo, malaking bagay para mailabas yung nasa sa kalooban. Thankful ako kasi may mga malaki yung pagkakaiba namin bilang magkaibigan. Ha, palakain siya eh. Kaya ako naman, matitid, ayoko yung bili ng pagkain, pero nakasundo kami. Siya, clingy siya eh. Maka-touch siya sa mga nakakasama niya, nagiging kaibigan niya. Ako naman, distant ako palagi kasi yung parang may ayoko masyadong mapalapit sa isang tao kasi alam ko ma-hurt ako kapag nakita ko may kasama siyang iba na yung itinuturing niya kaibigan, iba na yung ka-close niya, kaya as much as possible ayoko yung masyadong malapit na kaibigan, ayoko yung masyadong laging nandyan na nadadahingan. Kasi baka dumating yung fear ko na baka dumating yung time na gusto ko siyang kausap, gusto ko siyang kasama, pero iba yung gusto niyang kaibigan na makasama. At ano ba to? Emotional lang ko. Masa, narinig ko yung katakawan ko ah. Oo, kasi malaki yung difference namin. Siya maputi, ako ang balingkinito lang. Siya medyo matangkad, ako mababa. Ganon. Tapos, pero malaki yung
maraming bagay din kami na pagkakasunduan basta idinadaan sa usapan. Halimbawa, tulad nga nun, siya mahilig bumili. Kapag nai-stress siya, mahilig siyang kumain. Tapos magyayaya siya. Uy, bili ka nito, kain tayo. Eh ako naman ang tagatutol. Sabi, uy, kapag binili mo yan, tataba ka. Mauubos ang pera mo, hindi ka makakapag-ipon. Pero at the end, it's either na parehas kaming bumili or parehas kaming hindi bumili. Doon naman kami talagang nagtatagpo. Basta napag-uusapan yung mga bagay. Kapag halimbawa, napansin niya, uy, te, mali yung ginawa mo. Sabi, oo nga, mali nga yun. So, kumbaga, hindi, nagpapasalamat ako sa kanya na hindi siya alangan sa akin na sumaway, hindi siya alangan sa akin na magsalita na kapag nagkakamali ako. At yun din naman yung gusto kong magawa or gawin pa na kapag halimbawa, siya naman yung nagkamali, ay matanggap niya din yung gawin na magsalita ako. Kasi nga, di ba, yung una niyang problema sa akin, ang sungit ko daw, strict ako. Kaya, yun. Pero dahil nga napag-uusapan naman, basta parehas lang magkaroon ng bukas na kalooban, bukas na kaisipan, kaya napagkakasunduan yung mga maaaring problema. Amen. Amen to that. Sobrang comprehensive nung kwento mo, and natutunan namin talaga, no? Parang this is a testament na mas okay yung honest conflict kaysa sa dishonest harmony. So, hindi kayo nahihiyang i-call out yung malino isa't isa. And eventually naman, yun nga, sabi mo, at the end of the day, you come at a middle ground, di ba? You compromise for each other. And dapat lahat na magkakaibigan, ganun, di ba? Kaysa naman ikonsinte yung hindi na magandang ginagawa ng isa. So, thank you so much for reminding us about that lesson today dito sa ating Harana session. And sadly, we are pressed for time. I'm gonna have to let you go. Pero kunin ko muna yung mga nominees nyo naman sa Harana Challenge. So, sino yung mga kakilala nyo gusto nyong hamunin din na maisa lang din dito sa Wish 107.5? Ikaw muna, Mina, give them a shout out. Ako po, siguro, si Ate Jinky. Alright. Did I hear that correctly? Ate Jinky? Gingy. Ate Gingy. There you go. Ate Gingy, we are to schedule you ideally para maisa lang ka din dito sa ating Harana, right? Be ready with somebody you would like to serenade also. Ikaw naman, Margie, sino? Sa akin pa, gusto ko po i-challenge si Sam Flores po. Alright, shout out to Sam Flores as well. To Gingy and Sam, you have been nominated sa ating Harana Challenge. Thank you, by the way, to the wishers na sinamahan kami sa kwentuhan na to. I appreciate you, Mina, for, you know, initiating this Harana Sesh. And maraming salamat rin sa pagpapaunlak sa tawag namin. Margie, thank you so much din. Hindi ka nag-hold back, diba? Sabi mo nga, hindi ka masyadong showy or vocal. Pero medyo na iba natin yun for a good cause today dito sa Harana Sesh. I'm gonna be playing this track right here, courtesy of Eric Santos, an official entry to a Song of Praise Music Festival. Another worship song right here, Sigaw ng Puso. Goodbye, ladies. Maraming salamat. God bless you. Wish 107.5, another song about our submission to the Lord, of course, and another very empowering track right there from a Song of Praise Music Festival. Eric Santos with Sigaw ng Puso, and that caps off our Harana Sesh for today between best friends Mina and Margie. Maraming salamat, ladies, once again. To the rest of the wishers, don't go nowhere. Keep it locked and keep on wishing only here on Wish 107.5.